Hello guys, magandang umaga sa iyo, magandang gabi kung nasaan lupalong ka man ang mundo ngayon. Ang purpose ng vlog na ito is gusto kong i-share sa inyo yung method or technique ko kapag straight shot yung tinitira or diretsyong tira. Para sa mga player na medyo hirap or hindi sila sobrang consistent kapag dumating yung diretsyong tira, sana makatulong itong video na to sa inyo. And pwede nyo gayahin yung technique or method ko para rin na malay nyo mag-improve sa mag-work sa game nyo. At hindi na ako mapaghintay pa kita sa inyo, so let's get on. So ito na guys, gusto kong i-share na sa inyo kung ano yung method ko kapag tumitira ako ng straight shot. Isa to sa mga sobrang effective na techniques na ginagamit ko na sana maging effective din sa inyo at makapag-improve ng game nyo. So normally kapag napapansin nyo ako naglalaro, bago ako tumira, lalo na kapag long shot or mga pocketing na tira talaga, talagang tumatayo muna ako ng ganito. Hindi ibig sabihin nun dahil lang tumayo lang ako or tinitignan ko lang. Lumalayo muna ako bago ako tumira para makita ko talaga yung kung saan gusto patamaan yung object ball. And ini-aim ko yung kalahati ng katawan ko dun sa gusto kong patama sa bola. Tapos dumadapa na ako. So normally pag nakikita nyo lang ganyan ako, nagtutustep ako pagka ano, di mawawa na ako diretso. Kasi yun yung aiming ko, body aiming siya. Sobrang effective siya sa akin and mamaya, papakita ko rin sa inyo kapag kung paano siya nang may bola na and makikita niyo yung sinasabi ko. So, at least ngayon, medyo may idea na kayo. So eto na nga guys, hihimay-himay natin and papakita ko sa inyo step by step para din mas hindi kayo mahirapan sundan. Step 1, syempre titignan mo ng maigi yung patama muna. And step 2, atras ka ng mga 2 to 3 steps away. So 1, 2, 3. Para lang, mas ma-wide mo yung mesa, mas kitang-kita mo talaga yung patama. And mai-aim mo talaga ng maigi yung sarili mo. So, step 3, i-align mo na yung katawan mo. And syempre, kapag pressure game or nakakaramdam ka ng pressure, hindi ka dapat matakot doon dahil lahat naman tayo kinakabahan. So, kapag nararamdaman mo siya, syempre, dapat i-relax mo yung sarili mo. Malaking factor yun. Kailangan bago ka tumapa, relax na yung katawan mo. And step 4, so, nag-two steps ahead naman ako tapos pag-ready na ako. So, kung napapansin nyo, ganun talaga ako tumira. So, 1, 2, nakadapa na ako yung diretso, ganyan. Siyempre, importante rin na diretso yung stroke mo. Napaka-importante sa lahat yung good stroke, siyempre. So, step 5, importante sa lahat is yung good stroke. Kung mapapansin nyo kung paano ako maglaro, ganito lang ako maghagod. So mula dito hanggang dito, hindi talaga siya gumagalaw. Pinipilit ko na steady lang and ito lang yung pinapagalaw ko. So imagine niyo yung parang mga pampaswerte lang na pusa sa mga Chinese, di ba yung nakaganon. Gumagano ganon, siyempre. Imagine nyo lang binabaan nyo lang yun. So nakita nyo, ganon sila. So yun yung pinaka-importante sa lahat. Sinasuggest ko pa rin talaga na i-improve nyo yung stroke nyo na mas maging diretso siya at smooth para na rin mas mag-improve kayo ng mas mabilis.
So yun nga guys, maraming maraming salamat sa nanood ng video na to, and that's it for today. Sana may natutunan kayo, and sana mag-work sa inyo yung simple method ko kung paano tumira ng straight shot. Gusto ko lang din sabihin na syempre at the end of the day, it takes time pa rin, hindi nyo yan makukuha sa isang oras, isang araw, isang linggo. Give time. Me personally, hindi ko yan nakuha ng ganun lang kabilis. Pinag-aralan ko talaga siya ng maigi, and gusto ko, sana kapag ka nag-work sa inyo, sana mag-comment kayo or itag nyo ako, dahil ako yung unang tao na maging pinakamasaya kapag nakatulong itong simple method ko para ma-improve nyo yung game nyo. So, sa mga hindi pa nakapag-like and subscribe, sana please like and subscribe. And hit the notification below. Nagkamali na naman ako. Pero hit the notification below para maging updated kayo sa aking mga. Thank you guys.